guys, I'm Ian. What's up and welcome to my blog. So today I'm gonna teach you how to do the dalgona coffee. Hello guys, I'm Ian. What's up and welcome to my blog. So today I'm gonna teach you how to do the dalgona coffee. Okay, so I'll show you the ingredients. Okay, Nescafe, any milk. So today I'm using the fresh milk, but you can use also the Pear brand, any milk. Okay, so I prefer to use this one, so it's easy for me to do. Okay, so gula pari or sugar, white sugar, then the highball gloss, spoon, the whisk, and ice cubes. Okay, so today I'll teach you how to do it. Let's open first the coffee. Okay, so 1:1. If you want one tablespoon of coffee, then 1 tablespoon of sugar and another 1 tablespoon of hot water. Okay, so now I show you. Okay, 1, 2, if I'll make it 3, okay, 3, okay, so 3 coffee, I think I need to add a bit, okay, I'll make it 4, okay, 4 coffee, 4 white sugar, 1, 2, 3, 4. Or if you want sweet, you can make it 5. Okay, then it's up to your taste. Okay, so 5. I'll make it 5. Then you have to measure the hot water. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, so now you have to mix or stir. Okay, okay, so using the whisk, all you have to do is just stir. Okay, stir it well. Okay, I think about 400 times of stirring it, but the more you can achieve your so as you can see now, it's foamy, it's like foamy. Okay, so I'm using the manual. Okay, have the automatic much better, so you can make it easy. Okay, so see, the outlet is now look from golden to silver. So parang nakakangawit talaga siya. So, nakikita nyo, nag-sticky na yung ating coffee. So, yun po yung mas nakakanala. Okay, medyo nag-sticky na sa ating. It's about 400 times. 500 times? 600 times? So, it's okay. So this dalgona coffee originally from Korea, and the candy also named dalgona. Dalgona. So, yun na yung rasa niya. Mmm! Yung smell, yung aroma niya. So, naging ano na siya. So, nakita mo yung golden color na siya. Yung parang candy na coffee ko. Coffee ko. Kakangawit ah. Okay, so ganyan na. Kasi wala tayong automatic na naman ganyan, so kailangan natin yung manual. Okay, so pwede rin nyo rin gamitin yung ano, yung tinedor kung wala kayong whisk, and okay lang. Okay, so nakikita nyo na yung texture, ayan, nag-sticky na siya, ayan. So kailangan pa natin yung ano para ma-achieve natin yung kanyang color. Kaya sa nagiging sticky, kasi nag-hold siya ng
ng hangin. Ayan, yung nag-pesh, yung nag-bubble, parang nagbabubbles. Kailang ano na ba ako? Okay. Ayan. Ang bango. So, malapit na natin mapinagiging ano na siya, nagiging golden. So guys, kahit sa bundok tayo, kahit nasa saan lupalop man tayo, meron lang tayong coffee. At saka meron kayong kahit bear brand. Okay, so ganito lang yung procedure. Napakadali lang guys. So hindi na natin kung kailangan pumunta pa sa sa mga mamahaling coffee shop. Kasi pwede pala kayong gumawa ng Dalgona coffee sa inyong mga bahay. Kahit saan sulok man kayo ng ano. Ayan, nag-sticky na. So feeling ko parang pinagpapawisan ako. Parang okay na siya. Okay? Ayan, sobrang bango. So, kailangan pa natin ng mga 100 times. Ayan, 78, 79, 80. Okay, so wala na. Sobrang nag-sticky na talaga siya. Ang ganda na, oh. Okay? Nakita natin na ito, ha? Yung kanyang color. Parang nagla-light and gold na siya. Okay? So, instead na 400, you can make it 500, 600 times na pag ganito, pag si-steer. Pero, in fairness, nakakangalay nga lang talaga. Okay? So, nakikita mo yung kanyang outcome. Ayan, super sticky na talaga. So, parang feeling ko po pwede na. So, ngayon guys, bago ko ito ginawa kanina, naghugas ako ng kamay ha. Kasi kailangan talaga maghugas ng kamay at malinis yung ating kamay. So, lagyan lang natin ng ating cube ice, ilalagay lang natin dito sa ating fiber glass. Oh, sorry. Fiber glass. Okay. So, ngayon, ipupuno natin yung ating fresh milk. Okay. So, wag lang natin punuin kasi ilalagay pa natin yung ating ginawa kaninang corn of coffee. Okay. So, ngayon, ilalagay na natin siya sa top. Ilagay na natin siya sa top. Wow! Wow, guys! Wow! Okay, so wag lang natin punuin para tapos gaganyan na natin ng konti para meron siyang design. So, napakadali lang. So, ngayon, para kung gusto mo, meron ka. Kasi sa ngayon, wala akong bending straw. So, pwede mo rin siyang lagyan ng ng garnish. Okay? Halimbawa, itong ating para kapag merong isi-serve mo siya sa iyong guest, so dapat kailangan merong garnish. Okay? So, wala akong coffee. So, ganito lang yung pag-garnish natin. Okay? Sa ngayon, wala akong straw. Okay? So, ilagay lang natin ng pagganyan. Okay. So, ilagay mo ng straw. Okay. So, tiki man na since wala tayong straw, mas maganda sana para meron tayong straw at may i-steer natin. Okay? So, ngayon, titikman natin. Lasang-lasang coffee. At saka yung nagiging caramelized na siya. So, hindi siya ganun kapait kasi nag-add ako ng sugar kanina. So, yung sa bandang ilalim, tikman natin. I-mix natin ng konti. Ayan. So, dun sa mga coffee is life. Dun sa mga sobrang mahilig sa coffee. So, eto na guys. Sobrang dali lang siyang gawin. So, titikman ko na yung Wow! Ang lasa ng coffee. At saka sobrang ang sarap niya. Ang sarap niya talaga guys. So, natin dun sa pinakadulo para maanhan natin yung kanyang inimix na natin. Okay? Wala akong straw. Ayan. Okay? So, halong-halo na siya, guys.
awo. Sobrang sarap guys. So, pwede nyong gawin kahit saan man kayo doon. Hindi kailangan ng mamahaling ingredients. So, ganito lang. Diba? Ito lang siya. Ito lang lahat yung ating mga ingredients. Ayan. So, thank you guys. Thank you for watching. Sana nagustuhan nyo. Kung gusto nyong matutunan ito, please like, comments, and subscribe to my channel. Thank you!